ay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamok ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po ang Jesus Nazareno. Awit at papuri, aray namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipagkaloob sa iyong mga matapat na lingkod. Ang kadakilaang maging banal sa iyong ikinalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ng iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Pisto. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Pisto sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sino mang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nagaksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito
Ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya alitisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya ng kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang Panginoon, may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy, may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay.
nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos sapagkat sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong mabuting balita na binasa, tinanong po ni Jesus si Pedro, iniibig mo ba ako? At ito din po ang tanong sa atin bilang mga Kristiyano at mga tagasunod ni Jesus. Iniibig mo ba ako? At paano tayo tutugon? Ano ang isasagot natin? Sasagot ba tayo ng opo, Panginoon? O sasagot tayo ng Lord, pwede next week? Pwede next month na lang? Marami pa ho akong ginagawa. Ano ang umahadlang ho sa atin na ibigin si Jesus? At kasama po ng pag-ibig natin kay Jesus at sa pagtatanong niya ho na kung iniibig mo ba ako, maganda po ang bilin ni Jesus pagkasagot ho ni Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Mula ho sa pag-ibig, nagmumula ho ang pagmamalasakit natin sa kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, marunong tayong magmalasakit sa kapwa natin. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya. At hindi ba ito yung halos dulo na ng pangungusap nila? Sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. At ito po ang paanyaya sa atin ni Jesus ngayon. Tinatanong niya tayo, iniibig mo ba ako? At iniimbitahan din tayo na sumunod tayo sa Kanya. Maganda po sa ating ebanghelyo, kaugnay po ng isang santo na ipinagdiriwang natin ngayon, si San Felipe Neri, na ay sinabuhay ang mabuting balita sa paglilingkod sa kapwa at ang isang magandang katangian, naglingkod ho siya ng may kagalakan. Masayahin. At hindi ba ang taong nagmamahal masaya? Ang taong ayaw magmahal, masungit at mainitin ang ulo. Ang taong magmamahal, masayahin. Hindi ba pag ang isang tao, naku, pag in love, parang naglalakad sa ere. Tuwang-tuwa hanggang tenga ang ngiti. At ganun din po ang paanyaya sa atin. Hindi man hanggang tenga ang ngiti natin, pero ang ating puso ay napupuno ng kagalakan dahil ang pinagmumulan nito ay ang pag-ibig ni Jesus. Kaya po sana sa atin bilang mga Kristiyano, maaninag din po natin at sumalamin sa atin ang pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Simulan ito na matagpuan natin ang kagalakan sa puso natin. At ang pinagmumulan ng kagalakan
ay ang pag-ibig ng Diyos. God's love is the source of our joy. At wala hong makakanakaw at kuha sa atin nun. Kahit may paghihirap, kahit na may mga pagsubok, ang pagmamahal ng Diyos ang pinagmumulan pa rin ng ating kagalakan. Sa atin nung ibang unang pagbasa, si Pablo ho ay nililitis dahil sa kanyang pagpapahayag sa mabuting balita tungkol kay Jesus. At hindi ho lahat tinanggap siya. Nakaranas siya ng oposisyon, nakaranas ho siya ng mga tao na nais siyang ipabilanggo, ipapatay, ipahagupit. Pero hindi siya natinag at nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Bakit? Kasi may kagalakan siyang natagpuan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi kung wala kang galak, susuko ka na pag may hirap na dumaan. Kung walang kagalakan sa Panginoon, pag nahirapan ka, umaayaw ka na. Idadahilan mo, pagod na ako, I quit. Pero kung ang kagalakan natin sa Diyos, kahit ano ang paghihirap at pagsubok na pagdaanan natin, hindi tayo sumusuko. Kaya nating ngumiti dahil ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay nating kagalakan. Hindi ang palibot natin, hindi kung ano ang material na bagay na meron ka, sa Diyos natin matatagpuan ang tunay na kagalakan. Dahil natagpuan natin ang kanyang pag-ibig. At dito po nagmumula ang kagalakan na taglay ni San Felipe Neri. Mula sa taglay niyang kagalakan, siya ay naglingkod. Dahil siya ay nagmamahal. Kaya po, magandang tanong sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno ngayon, iniibig mo ba ako? Ano ang itutugon mo sa Kanya? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat ng may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong bayan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, anak at tinapay sa ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa aming paghahain, ang pagpupuri at pagpapasalamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak. Nasambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao, gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Felipe Neri ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Binagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkakaibigan.
sa puso itaguting mata. Sa pagsilay ng bukas, announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry organization at samahan ng ating simbahan na salubungin ng pagdating ng imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na Mayo 27, 2023. Ito'y sa darating na Sabado na po sa ganap na ikaapat at kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Manatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkaing nagbibigay buhay. Katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, binipinto ka namin, aral ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa disang ng aming galing.